Nicole here and welcome back to my channel. For today's video, I'm so excited to share with you another makeup related video because this time, may tutry na naman tayong panibagong makeup products from the brand na Silky Girl. So, ito, may pinadala sila sa akin. Actually, nung July pa ito napadala. But, ngayon ko lang magagawa ng review or masashare ko yung thoughts ko about these products. So, kung gusto nyo malaman yung review ko about this new products from Silky Girl, please keep on watching. So, Silky Girl Cosmetics is actually a Malaysian brand na meron na here in the Philippines. I've known the brand since 2017 and nakatry na ako ng bunch of their products ng 2017, 2018, and also 2020. And then, meron na naman sila panibagong new products and ang Silky Girl, very underrated sila. Before, available sila sa mga malls, but nakakatawa na ngayon, meron na sila sa Shopee and Lazada yata. Pero sure ako meron sila sa Shopee. But anyway, ito yung mga new products nila. Meron sila ang Gen Matte Cushion Foundation, may Cool Cheek Blush, and MLBB Lip Tint, and Gen Matte Lip Cream, and Feminine Wash. And what I like about Silky Girl, very, very affordable yung mga kanilang products, and very, very promising talaga. Maganda yung mga products nila. Yun nga lang, underrated Gen Matte Foundation. So, eto sila, yan, Gen Matte Foundation. And for this product, it is a lightweight, oil-free foundation that blends and melts into the skin, giving you a second skin effect while providing the right amount of coverage for that flawless finish. So, for this one, it claims na nalash siya for 24 hours daw or stay hydrated for 24 hours. And then, meron niya siyang SPF 25 PA++. So, for this one, they got 3 shades. Meron silang 01 Light, 02 Natural, and then 03 Medium. For the price, very, very affordable, 328 pesos lang. And ang maganda dito, kakaiba yung kanyang packaging. So, ganito siya. But then, pag in-open mo, open mo siya dito. And then, pipisilin mo lang dito sa baba. Ay, may lalabas na ng product. So, matagal ko na siyang natry. Ilang months ko na siyang tinatry sa aking skin every time na lumalabas ako. And what I like about this is hindi heavy yung pagka-foundation niya. Very light siya. And again, di ba kiniklaim nila na second skin siya, which is true naman. But yun nga rin coverage niya, hindi siya full coverage. So, parang light to medium coverage siya kasi nakikita ko pa rin yung mga red marks ko. Which is, I think, okay lang naman kasi ayoko ng parang super cakey, very heavy kind of foundation. So, maganda to parang everyday foundation siya pero very light lang siya. One ng shade ko is 02 Natural. So, meron akong fair skin tone pero okay na sa akin yung 02 para natural siya, hindi masyadong maputi sa skin. And then, ang maganda dito, yung kanilang medium or yung parang pinaka-darkest shade nila is hindi siya ganun ka item or hindi siya ganun kaputi. Parang very applicable siya sa mga Asian skin. Meron tayong itong Cool Cheek Stick Blush or Blush Stick. So, this is a lightweight, non-greasy, and water-based tint blusher that is designed to naturally brighten dull complexion. So, it easily glides on the skin while leaves you cooling sensation on your cheeks upon application. So, meron siyang dalawang shade with shades, which is number 1, peach, and number 2, 02, pink. For the weight niya is 4 grams siya and napakamura niya for the price of 124 pesos. For the packaging, napaka-compact niya, napakaliit lang niya, like very easy to bring, easy to use. So, ayan. Meron siyang takip actually. Ayan siya. May takip siya. And then, pag in-open mo, ganyan siya. Stick talaga siya, blush stick. Ayan. Para siyang lip balm. I like how very compact and then napakadali lang siyang dalhin sa bag. Hindi siya ganun ka-hassle. And ang maganda dito, very tinted siya or very pigmented siya. Like, makikita mo agad yung kulay sa skin mo upon application. Pero hindi siya yung parang pag inisip mo na parang blush stick na talagang magmamark siya agad sa skin. Ang maganda dito, mabilis siya mablend. Like, paglagay mo, i-blend mo lang siya, it gives you that natural na finish or natural look. So, magandang maganda to for everyday use and then non-sticky siya. Akala ko nga nung una, sticky siya. Pero non-sticky siya sa skin, parang it gives that parang right, parang hindi naman sobrang matte, pero hindi rin siya sobrang oily sa skin. Parang saktong-sakto lang yung texture niya on the skin. And then, mare-recommend ko to if like pupunta ka sa beach or everyday use lang. Hindi siya yung pang heavy-heavy makeup talaga. For flush looking, natural looking, I do recommend this. And napakamura lang niya, diba? Parang 100,
Ang 24 pesos lang siya. And a little goes a long way. So, talagang matagal mo. MLBB or My Lips But Better na lip tint. So, ito sila. And ito sobrang na-amaze kasi ako. Sobrang mura lang niya. Parang 102 pesos. But anyway, for the product description niya, this is a water-based tint and leach with grape juice extract and aloe vera to keep the skin smooth and moisturized all day. Tapos, it gives you that plump effect and then it feels weightless on the skin. And then, ayan, it comes in 5 different shades. So, talagang, alam mo yun, may parang light, may bright. So, talagang makakapili ka for every skin tone. So, ito guys, very struggling lang talaga mag-swatch ng mga lip tints kasi ang hirap-hirap niyang tanggalin sa lips. Like, it really stays on the lips. And ito pala, may lasa siyang parang manamis na miss. Siguro kasi may grapefruit extract siya and non-drying siya. Very hydrating siya on the lips. And then, ang nakakatawa dito, for 102 pesos, talagang sulit na sulit mo yung ganitong klaseng tint. And ang maganda dito is very pigmented siya. Like, isang swipe mo pa lang. Kitang-kita mo na talaga yung shade niya and naglalast talaga siya in a very long time. Hindi mo na need mag-retouch ng ma-retouch. Yun nga sabi ko sa inyo. It's a struggle mag-swatch ng lip tint na to. Kasi nga, talaga next stay siya on the lips. So, hindi ko mabigive ng justice. Lalo na nung padulo na yung shades. So, parang hindi ko na mag-give ng justice yung kulay ng shades niya. And then, very long-lasting siya and very hydrating. And then, next, we have this Gen Matte Lip Cream. And, alam ko, hindi na ganun kauso ang lip cream compared mo before. But, yan. Sobrang isa to sa mga nagustuhan ko. Ito gamit ko ngayon is the number 4 na Crimson Love. Gusto ko talaga yung mga parang very dark, mga dark shades. Kasi mas nakakaputi siya. So, anyway, for this one, ang product description niya, this is a highly pigmented matte lip cream that delivers sophisticated creamy matte finish. So, yun nga. And then, meron siyang aloe vera and sunflower seed oil to soothe and deliver intense moisture on the lips. So, lightweight siya with extreme comfort and suitable siya for even dry lips. So, recently, ayan, medyo dry lips ko ngayon. Pero, ayan, alam mo yung feeling ng lip cream, pero hindi siya ganun ka-heavy. Like, nabubuka ko pa yung bibig ko. Very lightweight siya. Hindi siya mabigat. Parang feeling ko, parang feeling ko mas mabigat pa yung lipstick kesa dito. And then, also, sa lip cream, kung makikita nyo, hindi ko talaga siya parang fin-full lip. Kasi, alam mo naman, hindi na uso din ng mga full cream na lip product na yun. Parang for me, ah. So, parang ginawa ko na lang siya. Nilagyan ko siya sa lips and then in-spread ko siya using my hand para ma-achieve yung ganitong parang natural na lip cream or matte pa din siya pero lip cream. Favorite ko yung Crimson Love. Ayan siya. And then, gusto ko din tong Mauve Mellow. So, ayan. Ito siya. And then, for this one, price niya is 158 pesos lang. So, ang pinaka gusto ko dito, very, very pigmented siya. Long-lasting and may matte finish nga. Pagka matte finish na, hindi heavy on the lips. So, parang feeling ko, yun nga, very lightweight lang siya sa lips and non-drying siya. And then, yun, ang Silky Girl, affordable talaga yung mga products nila. So, ayan, very good. Guys, they got 2 new products na hindi naman makeup related, pero hygiene related. So, this is their Silky Care Feminine Hygiene Wash with chamomile. Itong isa with chamomile and lactic acid. Yung isa with eucalyptus and lactic acid. So, isa is gentle. Yung isa din, ito is refreshing. So, for this one, meron siyang pH 3.5. It gently cleanses, smooth, and refresh. And refresh. So, ito, for the price of this one, murang-mura lang siya, 98 pesos. So, itong products ito, itong dalawang to, is gustong-gusto ko sila kasi parang very refreshing and gentle talaga siya. And then, ang maganito, 100 ml, 98 pesos, very, very affordable. So guys, if ever you're interested kay Silky Girl, you can check out their site, their Facebook, Instagram, and yung mga products is, yan, nakakatuwa na this time, available na siya sa Shopee. I check out their Shopee and marami din talagang bumibili sa Silky Girl. Yun nga lang, underrated siya. Pero guys, very Asian, very Filipino yung mga shades nila and very, very affordable. Yun nga, underrated sila. Lagi kong sinasabi yan. Kasi napakaganda ng products ng Silky Girl. Hindi lang sila ganun-ganun or siguro kulang pa sa marketing, but then, yun nga,
Kaya nga, I'm spreading this kasi I just want to let you know that Sikiger is actually a nice brand, nice product, very, very affordable. So, talagang dinatry and re-review ko and sinishare ko yung thoughts ko about this. That ends my review about the new Sikiger products. If you have any more questions, comments, or suggestions, you can comment on my comment box below. And guys, I want to thank you for watching this video. And please don't forget to like and subscribe. And yun, sana makita ko yun on my next video. Thank you for watching. Bye.